Hunter x Hunter Episode 32. Kokolo Mountain, isang bundok na nasa isla ng Pudokya. Ang bansang ito ay tumatanggap ng mga turista. Tatlong araw na biyahe kapag sumakay ka ng eroplano. Kailan mo balak umalis? Umalis tayo habang maaga. Sasamahan kita kahit sa dulo pa ng mundugon. Ang sarap naman ng biyahe natin. Para tayong mga prinsipe kang tratuhin, hindi katulad nung unang sakay natin dyan. Teka, ano na pang gagawin natin? Sasakay na muna tayo ng tren, papunta sa distrito ng Dentra. Tapos gagawa na tayo ng paraan para makapunta sa Kukulu Mountain. Sige! Huh? Ha? Oh. Ibang klase. Hindi naman kaya tayo magkasakit ito? Wow! Ang lambot nito! Wow! Oh, bakit, Gon? Nahirapan akong gumalaw. Napakalambot nitong upuan. Maganda nga yan, Gon eh. Tamang-tama yan para sa pagpapahinga mo. Ha? Sige, pero hindi rin kayo lalabas dito sa loob ng kwarto. Ano? Hindi pwede mamasyal? Anong akala mo sa sarili mo? Baby na dapat bantayan? Pwede ba ako sumama? Bahala ka. Tanongin mo si Kurapika tungkol dyan. Ano, Kurapika? Ano yun? Anong sabi mo, Gon? Wala yun. Para tayo nasa deluxe car, walang kauga-uga. Pero bakit ganito kaganda ang binigay nila sa ating kwarto? Ito ang sagot sa iyong tanong. Ang Hunter Card? Tama ka. Kinuusap ng Hunter Association ang karamihan sa mga pampublikong sasakyan, kaya madaling makakuha ng reservation ng lahat ng mga Hunter. Sinabi yan doon sa lecture, hindi ba? Sigurado ka? Sigurado nga laman lang ng isip mo ay puro si Kilua. Kaya yan, wala ka nang naiintindihan. Tama na yan, mabuti na lang at maganda itong kwartong ibinigay sa atin. Pero mas maganda pa rin dun sa third class sa kwarto. May alam akong paraan para maramdaman mo yun. Ha? Yung parang nasa third class ka lang. Ha? Paano yun? Madali lang ang gagawin natin, Gon. Ipagpalagay na lang natin ang upong ito ay ang pang third class. Merong nakaharang sa gilid, kaya mahirap humiga. Anong gagawin mo para makatulog ka agad? Kung ganun ang sitwasyon, ganito ang gagawin mo. Teka nga muna, bakit pa kung ano-ano pang kalokohan ang iniisip ko samantalang hunter na ako ngayon? Leorio, nakikinig ka ba? Opo, sir! Nagpakita na rin. Noon niyo kaya si Kilua? Oo, yan ang Kukulu Mountain. Diyan nakatira ang mga Zordik, ang pamilyang tagapas lang. Habang tinitingnan kong bundok na yan, parang tumatayo ang mga balahibo ko. Dapat tayong mag-ingat kung hindi mapapahamak tayo. Humanap muna tayo na matutuluyan bago tayo magplano. Oo, tapos magtanong na tayo sa kapitbahay. Hindi na kailangan! Makikipagkita na lang tayo sa isang kaibigan. Anong mala nyo? Baka patuloyin pa nila tayo doon sa kanilang bahay. Hehe! Bakit parang hindi ka namumroblema? Bago pa naman itong necktie ko! Bumalik ka dito, Gan! Wala pala akong dapat alalahanin. Pupunta kayo sa Kukulu Mountain? Siguro mga turista kayo. Meron ditong mga bus na umiikot sa bundok na yon. Para lang makita ang pamilya ng Zordik. Bus na mga turista? Hindi ako makapaniwala. Hindi lang po kami magsa-sightseeing. Pupunta kami para makita ang pamilya. Ha? Maraming turista ang kagaya ninyo mga bata. Kung ganun, kailangan nyo pa rin sumakay sa bus. Salamat po, Ale. Walang laman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagpapasalamat kami sa inyo at ang napili ninyong bus ay ang The Hard Crime Sightseeing Tour Bus.
Ako po ang inyong magiging tour guide para sa araw na ito. Pangalan ko lang po ay Coco Lu. Pero mas maganda ko itatawag nyo lang sa akin ay Coco Chan. Coco Chan, dito ko sa tabi ko po po. Maraming po salamat. Sana'y maging masaya kayo sa araw na ito. Sigurado mag-i-enjoy ako dito. Coco Chan. Ano po yon? Gaano katagal bago tayo makarating sa Coco Lu Mountain, ha? Mga 2 oras po tayong babiyahe. Narinig mo ba? Anong gusto mong gawin natin ngayon? Cool ka lang dyan. Hindi aalis yung bundok sa kinatatayuan niya. Pagpatuloy mo, Coco Chan. Opo. Kayo na sasabihin ko sa inyo kung anong dapat gawin. Sa mga mukha na lang nila, parang hindi sila turista. Sigurado yon, bounty hunter mga yan. Pumunta sila dito para sa malaking halaga na nakapatong sa ulo ng mga Zordi. Baka akala nung aling pinagtanungan natin, ikapareho nila tayo. Habang umaandar ang sasakyan, bawal kayong tumayo o kaya ay tumalikod sa driver. At ngayon po naman, tumingin kayo sa bandang kaliwa. Wow! Ang nakikita nyo ay ang Coco Lu Mountain. Diyan ay ninirahan ang bantog na pamilyang Zordik. Ang bundok na yan ay patay na bulkan. Merong taas na 3,722 feet. Sabi nila nakatayo dyan ang mansyon ng pamilya ng Zordik. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nakakita. Ang pamilya ng Zordik ay binubuo ng isang lolo sa tuhod. Lolo, lola, tatay, nanay, at meron silang 5 anak. Lahat sila mga profesional na tagapaslang. Ayan, papalapit na tayo sa bundok. Kapag nandun na tayo, pabababain ko na kayo para matignan nyo na mabuti. Wow! Ngayon ko lang nakita yan. Para yatang ayaw nila magpapasok sa loob. Ito ang harapang pinto ng hardin na pag-aari ng pamilya ng Zordik. Sa oras na makapasok sa loob, siguradong hindi ka na makakalabas ng buhay. Ang tawag na karamihan ay pinto ni Yomi. Anong ibig sabihin ng Yomi? Yun ay ang kabilang mundo. Kabilang mundo? Sandali, Binibini! Itawag mo na lang sa akin, Coco-chan. Paano kaya ako makakapasok sa loob niyan? Ang kabila ng pintong yan ay pag-aari na ng pamilya ng Zordik. Kaya hindi ko kayo pwedeng pasya sa loob. Alo? Kaya pala 2 oras lang ang biyahe natin sa bus. Pero masyado pang malayo lugar na to doon sa bundok. Huwag mo sabihin hanggang dito ang pag-aari nila. Tama ka. Mula sa lugar na ito hanggang sa maaabot ng mga mata mo pag-aari ng Zordik, kasama na rin ang buong Coco Lu Mountain. Ang buong lupain na yan, pati bundok? Ang laki naman ang hardin nila! Teka lang, Binibini. Binibini? Coco Chan. Ano yun? Sabihin mo na kung paano ako makakapasok sa loob. Sandali, bata. Hindi mo ba narinig ang paliwanag ko? Oo, kaya lang. Pag pumasok ka, hindi ka na makakalabas ng buhay. Bahaya lang pinakamalupit na tagapas lang. Oo, pero... Niloloko mo lang kami! Wala pa rin nakakakita sa bahay na maalamat na pamilya ng Zordik. Oo nga, sa pagkakaalam ko, kahit larawan lang na isa sa pamilya nila, nagkakahalaga ng 10 bilyon. Totoo ba yun? Nagpasalin-salin lang yun ang salita. Ngayon, alamat na. Malay nyo, ang lahat ng tungkol sa kanila ay walang katotohanan. Sandali! Paano nyo bubuksan ang pintong yan? Dinamita! Masasabugin yung pintong yan! Ay! Bakit naman tayo nito? Sir, parang niyo nakawa. Huwag niyo gawin yan. Napakalupit naman nila. Wow! Hindi man lang nagasgasan. Mas matibay pa pala siya kaysa sa inaakala natin. Oo nga. Grabe naman kayo mga Ginoo. Kung ganun lang ang gagawin nyo, hindi mabubuksan ang pintong yan. Bakit? Ikaw ba ang bantay dito, ha? Buksan mo na yan. Bilis! Hindi ko maaaring gawin yun. Kapag binuksan ko yan, magagalitan ako ng aking amo. Huwag ka na magalala. Hindi magtatagal, mawawala rin ang kinakatakutan mong amo. Sandali lang. Ang pintong yan ay... Mabuti pa tigilan mo na yung kadadaldal mo. Buksan mo na lang ang pinto. Bilis! Nasa iyo lang pala eh. Ayaw mo pa ibigay. Manong! Asan ba kayo? Ayos lang ako, bata.
Binabalaan ko kayo. Huwag niyo nang ituloyin yung binabalak. Huwag niyo akong sisihin kapag ganyan sa inyong masama. Sa wakas, mahuhuli na rin natin sila. Huwag mo ko istorbohin, ha? Ako huwag mo istorbohin. Ay, sobra na naman ang makakain ni Mike. Masama ito. Mabuti't makapaghanda na. Si Mike? Hindi ba't ang Mike ang pangalan ng pusa? Hindi ko alam. Alis dyan! Pinilin pa naman ni Sir na huwag na pakakainin si Mike na wala sa oras. Mike! Baka naman tumaba ka! Ikaw talaga! Anong sabi niya? Makinig po kayong lahat. Kapag pumasok kayo dyan sa loob, nasisiguro kong magiging dekorasyon din kayo sa araw ng mga patay. Tama na yung kapapaliwanag mo! Umalis na lang tayo dito! Ha? Ah, excuse me! Alis na po ang bus natin! Sige! Mauna na kayo! Ano? Umalis na kayo! Magpapaiwan kami dito! Sige, paalam na. Paan na rin ang bus? Kayong tatlo, matagal ko nang hindi narinig yan, ang salitang pagkakaibigan. Ako nga pala si Zeboro, 20 taon na rin akong nagtatrabaho dito. Pero kayo ang pinakaunang pumunta dito bilang kanilang kaibigan. Natutuwa ako sa narinig ko. Totoo yun. Kung sasabihin ko ito sa harap ng pamilya, baka isumpa nila ako. Talagang napakalungkot ng lugar na ito. Wala pa bumibisita dito kahit kailan. Ang pumupunta lang dito ay yung mga taong katulad ng dalawang yon. Wala naman silang magawa dahil ito ang pinakamalupit na pamilya. Napakasama ng naisip nilang negosyo. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa pagbisita niyo sa madilim na lugar na ito. Huwag niyong gawin yan. Huwag mo na lang intindihin yun. Kaya lang, hindi ko maaaring buksan ang pinto para padaanin kayo. Ha? Siguro naman ay nakita niyo na kanina, yung kamay ng isang malaking hayop. Ang pangalan niya ay Mike, tagapagbantay ng pamilya Zordik. Matapat niyang ginagawa ang sinabi ng kanyang master, 10 taon na ang nakakaraan. Kagatin mo ang lahat ng papasok at huwag mong hayaang makalabas pa sila. Kaya lang ay matigas din ang kanyang ulo. Hindi lang kagat ang kanyang ginagawa, kaya't hindi ko talaga kayo mapapapasok. Dahil kayo ay kaibigan ni Master Kilua. Kaya ayaw kong magaya kayo sa dalawang iyon. Sandali, bakit sa inyo walang nangyayaring masama? Hmm? Meron kayong susi dahil pumapasok kayo sa loob, hindi ba? Bakit hindi kayo inaatake ni Mike? Siyempre, dahil siyang tagapagbantay dito. Nakakapagtaka ba yun? Pero ang sinabi niya sa atin kanina, ang sinusunod lang ni Mike ay yung utos ng kanyang master at walang ibang makakapagpaamo sa kanya. Ibig sabihin, kahit si Ginong Zeboru, hindi niya susundin. Naguguluhan ako dahil ang utos sa kanya ay kagatin ang lahat ng taong papasok sa loob at huwag hahayaang lumabas. Kaya lang, hindi niya nabanggit sa atin na kakagatin ni Mike ang mga taong naninilbihan sa kanila. Napakatalino mo, bata. Ang kalahati ay tama at ang kalahati ay mali. Papasok ako sa loob na hindi gumagamit ng susi. Ang mga susing yan ay para lang sa mararahas na tao. Katulad ng dalawang makulit na iyon. Karamihan sa kanila ay diretso lang sa pagkuha ng mga susing yan na para silang amo ko.
Kahit ano ginagawa nila para makapasok sa kabila ng bakuran. Nadadagdagan lang tuloy ang aking trabaho. Kaya nagpasadya ako ng daanan ng mga taong katulad nila. Ha? Huh? Kapag hindi na nila makayang buksan ang pinto, lumalapit na sila sa akin. Sadya ko namang ihuhulog ang susi para makapasok sila. Tapos bahala na si Mike. Maganda naman ang iniisip ko, hindi ba? Ganun pala. Sandali lang. Ginong Zebro. Kayo ay... Tama ang iniisip mo. Hindi ako tagapagbantay. Tagapaglinis lamang ako na magiging kalat ni Mike. At ang dahilan ko bakit hindi ka gumagamit ng susi at hindi ka inaatake ni Mike ay... Dahil sa... Ang harap na pinto ay hindi nakalak. Tama na naman. Ano? Kahit anong gawin ko, hindi pa rin mabuksan. Dahil hindi mo ginamit ang lahat ng iyong lakas. Ano hindi? Malalagutan na nga ako ng ugat dito eh. Maari nga. Ang tawag sa gate na ito ay ang pinto ng pagsubok. Kung di mo yan mabubuksan, wala kang karapatan na makita mga Zordik. Mabuti pa, panoorin niyo ako. Huh? Nakita niyo naman, pagkabukas ay madali rin sumasara ang pintuan, kaya dapat bilisan ang pagpasok. Pero taon-taon ay bumibigat ang pintuang yan. Kapag hindi ko na kayang buksan ang pinto, mawawala na ako ng trabaho. Hindi ka madaling madadaya, bata. Huwag atakihin ng sino mang tao na papasok sa pintuang yan. Yan ang huling utos kay Mike ng kanyang master. Huwag ko nang makalimutan 2 tonelada ang bigat ng isa sa unang pinto. Ha? 2 tonelada? Imposible! Yung isa? 2 tonelada? Oo. Tingnan mo. 7 pinto yan. Kapag nabuksan mo yung isa, doble naman ang bigat noong pangalawa. Doble? Kailangan mong ipunin ang lahat ng lakas mo sa katawan para mabuksan ang pintuang iyan. Noong bumalik si Master Kilua, nabuksan niya hanggang sa 3rd pintuan. Pangatlo? Ibig sabihin 12 tonelada? 16 na tonelada. Naintindihan niyo na. Mahirap talagang pumasok sa loob niyan. Ang mundong ginagalawan nila ay hindi katulad ng sa atin. Kung ganun ay wala na palang paraan. Meron pang paraan! Oh? Si Kilua, ipabukas natin sa kanyang pintuan mula sa loob! Ano? Maaari niyo po ba siyang tawagan at sabihin niyo sa kanyang nandito si Gon, si Kurapika at si Lioryo? Oh, mahirap yan. Hindi ko maaaring gawin ang bagay na yan, bata. Bakit? Ang gagawin niyo lang naman ay tatawagan si Kilua. Kapag nalaman niyang nandito kami, bubuksan niya yan. Hindi niyo ba pwede gawin yun? Ang hinihiling mo sa akin ay hindi ko maaaring mapagbigyan. Hanggat hindi niyo siya tinatawagan, hindi ako alis dito! Bueno, kahit ano pa ang gawin mo ay... Ano bang magagawa ko? Teka, ano bang ginagawa niya dyan? Mga batang ito? Problema na naman. Pagkagat ng dilim, may lumalabas dito mababangis na hayop. Gon! Kayang-kaya nyo na yan! Gon! Hindi mo kailangan magalit! Hindi ka naman nagugutom ngayon, di ba? Alam kong naghahanap ka lang ng makakalaro. Naghahanap? Ng kalaro? Kalaro nga. Good boy! Suko na ako.
Kapag iniwan ko kayo dito, siguradong gagawa kayo ng parang para makapasok. Pagkatapos ay kakainin kayo ni Mike. Kapag pinabayaan ko ang mga kaibigan ni Master Kilua, siguradong hindi ako makakatulog ng mahimbing. Halika, subukan natin ang sinabi mo. Talaga?